Hello, hello mga besh! So may biglang ding setup ngayon mga besh. So wala sa plano ito, biglang nagkaroon ng pa-surprise para kay Dandan. So actually pag may mga pa-surprise na ganito, ang lagi namin sinasagot talaga ni Chris yung setup. Kasi aside from nagbibenta kami ng lobo, so nag-offer kami ng services like sa birthday, nag-aayos kami, actually ako. So yun yung lagi naming sinasagot pag may mga ganito kaming okasyon. So actually nung ginawa ko to, ang gusto ko talagang mangyari ay hindi sky blue eh. Actually royal blue talaga yung gusto kong i-achieve dito, combination with white. Kaso wala akong available mga besh, so ang napili ko na lang ay sky blue. So ang kinalabasan, mukhang bibinyagan si Dad. Pero sobrang natuwa naman ako kasi nga kahit pa paano ay maganda yung kinalabasan nung biglaan nating pag-ayos ng ganito. Actually mga besh, ito ginawa ko to by partition. So tatlong partition ng blue, dalawang white. Tapos inaccessorize ko siya ng mga maliliit. So on my next video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko talaga binubuo ang isang garland. Para mas pag kayo naman yung gusto nyong gumawa ng sarili nyong garland, madali na rin din para sa inyo, diba? So yun, sobrang naging happy naman ako. Sinamahan ko na lang ng mga ibang lights para mas magiging buhay yung setup. So after ng setup na to, may mga setup akong ginawa. Actually hindi setup eh, may mga orders ako like bobo balloons. So may mga separate videos ako nun na gagawin para mas makita nyo kung paano ko talaga siya ginagawa. So ito yung mga samples ng mga ginawa ko. So ito yung ino-offer ko, yung pang lalaki to mga besh, maganda tong iregalo sa lalaki. So combination ng silver and royal blue. So yan yung nasa loob, mga 10 maliliit na balloons with LED light. Then for girls naman, pwede nyong i-offer yung may flowers sa loob. So itong color na to is warm white. Actually warm, may pagka-peach siya na may pagka-pink. So maganda siyang pang-gift, maganda siyang ibigay together with a cake. So yan yung mga latest orders ko, ganyan yung medyo mabenta ko ngayon. Then nag-offer din ako ng marquee balloon. So recently nagkaroon tayo ng 70th birthday, nagkaroon tayo ng order niyan. And yung 50th birthday. So yun yung mga pinagkakaabalahan ko ngayon mga besh. So next time, ipapakita ko sa inyo kung paano ko yan ginawa. Step by step procedure mga besh, para naman kung kayo na mismo yung gagawa ng inyong marquee balloon DIY, alam nyo na yung mga technique. So hanggang sa susunod na mga videos mga besh, don't forget to share, like, and subscribe to my YouTube channel para laging updated ka sa mga bagong videos. Bye-bye!